Ano ba ang bulking? Baka narinig nyo na ang term na bulking, medyo bodybuilding term siya. Ibig sabihin lang nito is to add more muscle mass or lumaki tayo and lumakas with muscle. And hindi yung lalaki lang tayo na puro taba. Keyword kapag bulking, yung muscle mass yung gusto natin primarily grow and hindi yung overall body fat. So kung galing kang payat or payat ka, baka sinabi na sa'yo mag-bulk ka, yun lang ibig sabihin nito, is to try and add more muscle mass sa frame mo. Hindi naman necessarily pang lalaki lang ang bulking, ang mga babae pwede rin mag-bulk. And guys, let me tell you, hindi madali magpalaki with quality muscle. Bago tayo pumunta sa kung paano ba talaga mag-bulk, may kailangan lang tayo i-address. Yung unang-una, bulking takes time. Hindi mabilis mag-bulk, lalo na kung natural mo to gagawin, matagal talaga yung process. Yung difference din niya kapag nagka-cut ka or nagpapababa ka ng body fat is hindi ganun kahalata visually kumpara sa pag nagka-cut ka. Kasi kung maayos kang nagda-diet, makikita mo each week or few weeks na nagbabago yung itsura ng katawan mo. Visually, may nakikita ka. Sa bulk, hindi mo siya masyadong nahahalata compared sa cut. Pag nagbabulk din tayo, malaki ang factor ng genetics kung gano'ng kakabilis magbibuild ng muscle. Marami ring factors like training, food intake, recovery, and training experience. Now, hindi rin ibig sabihin na mabilis yung pag-akyat ng timbang mo, quality muscle or quality weight na yun. Possible na maging fat rin yun. Pwede ka talagang sumobra sa fat gain kapag sobra-sobra yung calories na kinoconsume mo. Which leads to the second point, kahit nagli-lean bulk ka or nagde-dirty bulk ka, hindi mo maiiwasan talaga to gain some body fat. And admittedly, maraming tao ayaw mag-bulk dahil sa reason na to. Ako rin, aminado ako kaya sobrang tagal ko rin lumaki is because hindi ako comfortable na umakyat masyado yung body fat percentage ko. Pero I've come to terms na kailangan ko talaga mag-gain ng konting body fat para mag-build ng muscle. Kahit sabihin natin sobrang linis mo kumain, puro whole foods ang kinakain mo, basta lumagpas ka sa maintenance calories mo, you will have to gain some body fat. Bago kayo mag-commit sa bulking, magandang ma-accept nyo na yung fact na mag-gain kayo ng konting body fat. Isipin nyo na lang na investment siya for a better physique. Naninibago ko sa katawan ko now na mas marami yung body fat and mas marami yung kinakain, pero alam ko na kailangan ko siya gawin as a natural para mag-improve yung physique ko by the next time ako na mag-cut. Kaya baka minsan napapatanong kayo sa sarili nyo, bakit hindi nagbabago itsura ko? Baka kasi natatakot kayo mag-gain ng body fat or mag-commit sa bulk, and that's something na nag-struggle din ako with. To be honest, yan yung nag-slow down ng progress ko throughout the years. Masyado akong takot mag-gain ng body fat. Gusto ko lagi akong lean. So with that out of the way, few pointers kung paano maging successful ang bulk nyo. Number one is kailangan naka-calorie surplus kayo. Kailangan naka-calorie surplus ka in order for your body to build new muscle tissue. Pag naka-surplus ka, yung excess na kinokonsume mo, yun yung ginagamit ng katawan natin to build muscle. Assuming na nagbubuhat ka. Hindi kailangan sobrang laki ng calorie surplus natin. Around 300 to 500 calories from maintenance will be good enough to build new muscle without gaining too much fat. Sa akin personally, maintenance ko is around mga 2,600 to 2,700, kaya kumakain ako ngayon around 3,000 to 3,100 calories for the bulk. The best way for you to find your maintenance calories is to use a online calculator, tapos itry nyo for 2 weeks na nagtatrack kayo ng calories and ng macros nyo. Take note na iba-iba tayo ng calorie requirements, kaya huwag kayong gagaya sa iba. Just because ganito yung calories ko for bulking, gagayahin mo na. Kailangan mo talaga mahanap for your own personal body. Also, tandaan natin na kailangan natin mag-consume ng adequate protein, so mga 0.8 to 1 gram per body weight. Around that range, okay na yun. Hindi dapat lahat ng calories galing sa carbs lang or sa fats. Because again, protein is in charge of building new muscle mass. Number 2, kailangan nagbubuhat ka. Importante rin ang training katulad ng calorie surplus or yung nutrition natin. Obviously, kailangan mo magbuhat para lumaki. Gamitin mo yung excess calories and yung pagkain as fuel for your training. Kung beginner ka, bago mo bigatan yung buhat mo, ayusin mo muna yung technique, yung form. Maganda rin kung alam mo kung anong muscle na na-work per exercise para alam mo kung tama yung ginagawa mo. As an online coach, yung pinaka-nakita kong problema ng mga clients ko when it comes to training is number one, natatakot sila ang bigatan yung buhat nila. Basically, wala pa yung confidence sa lift. So, hanggang same weight lang yung lagi nilang binubuhat kahit na nakikita kong kayang-kaya nila magbuhat ng mas mabigat. Kailangan ng progressive overload. So, hindi rin tayo lalaki kung hindi tayo nagpo-progress sa mga buhat natin. Yung second problem, iba mabigat magbuhat
pero masama yung form and yung technique, yung lifting quality is not as good. Mas nagkakaroon pa ng injury compared sa actual na nawo-work yung muscle. So prioritize nyo yung technique and yung form bago nyo bigatan. Maganda rin kung mag-commit ka to a training split based sa schedule mo. So kung kaya mo lang i-commit mga 4 times, 5 times a week, stick ka sa isang split na pang 4 times or 5 times. Kung 4 times yan, sample would be upper-lower, upper-lower. Kung 5 times yan, it could be something like push-pull legs, upper, lower. Samples lang yun. Pero mas maganda talaga kung ma-workout natin yung muscle groups natin more than once per week. Once makapili ka ng split, just be consistent with it. Hindi mabilis gumaling when it comes to lifting. At the same time, hindi mabilis lumaki. So, it really has to be part of your lifestyle. Kailangan na enjoy mo yung buhat and kailangan na calorie surplus ka para lumaki ang katawan natin. Kung maging consistent kayo and tuloy-tuloy nyo to, over time, mapapansin nyo lalakas kayo and mapapansin nyo yung difference sa physique nyo, sa fit ng clothes, and aakit din talaga yung timbang nyo. And number 3, gusto ko rin i-bring up yung topic of recovery and rest. Kaya never din ako nagre-recommend ng split na 6 days or 7 days kasi hindi ka masyadong makapagpahinga nun. Kailangan natin mag-recover kung gusto natin lumaki muscles natin. Hindi pwede yung everyday ka nagja-gym all out. As much as maganda yung idea na everyday ka nagja-gym tapos go hard ka lagi, hindi siya ganun ka-optimal as compared to kung may rest days ka. Yun lang naman top of my head, few bulking tips and reminders. Kung may questions kayo, leave it sa comment down below. I will make more content about bulking kasi ngayon, nakabulk tayo. And baka mag-bulking physique update ako in mga full days of eating. So, yun guys. Sorry, tagal kong hindi nag-upload. Nagpahinga lang ako and ine-enjoy ko yung bulk. Thank you for watching this video and I'll see you guys in the next one.